border. Yes po, dinala na naman po tayo sa desyerto, pero sa ngayon po, tayo po ay nasa border. Ito po ay sa kalagitnaan ng Dubai at Abu Dhabi. Panibagong place, panibagong work assignment, at syempre sa lahat ng simula, medyo anong gagawin natin dito? Pero dahil nga flexible tayo, nakakapag-adjust po tayo ng mabilis. Kaso, yung ilang minuto ka palang na nakakahinga-hinga at nakapag-adjust sa lugar, dadalhin ka po pala sa ibang lugar, sa ibang location ulit, at ibabiyahe ka na naman sa disyerto. Yung isang buong team, hahati-hatiin pa pala yun sa tatlo, kung kaya't arat na! And as usual guys, nasa highway lang kami sa gitna ng disyerto, at hindi namin alam kung saan mga lugar kami pupunta. Ayun na lang, umaasa na lang kami sa mga signage na nakikita natin sa daan. At ito na nga po, welcome sa aming tent. Ay, amin ba to? Nasa National Highway pa rin naman tayo sa gitna ng disyerto. Pero medyo madalang or mga malalaking truck na lang ang mga dumaraan dito. At itong tent, bagong tayo pa lang to. Kumbaga, kami pa yung makakabinyag. So, ayan po yung setup. Pero kahit nag-o-orient pa lang kami, nag-start rin kaming maglagay ng mga gamit at ng mga supplies. At yun po ay para sa aming pinaka-the best ng nalalaman para ma-arrange ang mga gamit dito. And ito pa guys, nakakahiya nung na-realize ko. Kasi itong mga pagkain na to sa medyo maliit na tent, binalik-balikan pa namin. Tapos, minsan pinagtitinginan kami ng pulis. Akala naman kasi namin para sa amin yun. Yun pala para sa mga pulis talaga yun. Pero hindi naman kami nila sinita. Pero nang na-realize ko talaga mga after ilang days pala na wala pala kaming pagkain doon. Ay nako guys, yung hiya ako. Pero ayun naman, na-comment lang sila. Mababait naman sila. Sa Alfaya po ito ha. Comment nga po kayo ng Alfaya. And ayun nga po guys, nag-start na kaming mag-duty dito ng ilang araw. At doon ko rin na-appreciate yung mga magagandang sunset sa disyerto. At ewan ko ba dyan, ayun na naman ako, paikot-ikot palakad-lakad. Kasi hindi pa naman kasi talaga kami busy dyan. Kumbaga nagsistart pa lang i-set up yung tent. At yan nga po, sa liblib na t-shirto na yan, kung saan tanging mga sasakyan lang mostly ang nakikita mo, na-appreciate ko yung mga sunset. Ang ganda naman kasi talaga, diba? Pero alam mo yung may halong lungkot na parang, ay, bakit ganito na yung mundo? Parang, bakit parang naging isolated, naging sarado? Tapos, ayan pa, may mga border pa dyan. Alam mo yung medyo naging strict yung world natin that time. And, of course, may mga realizations tayo sa life. Kanya-kanyang, ano na lang yun, kanya-kanyang perspective at kung ano mang pwedeng lesson na madala mo or ma-realize mo sa pandemic na to. And ayan nga po yung sunset namin ulit. Dito pa rin ito sa tent namin at nakagawian na po namin mag-stargazing or magbilang ng mga sasakyan, magbilang ng ilang minuto yung traffic kasi sobrang napakahaba rin ng traffic minsan kasi nga may mga border po dyan at sobrang strict po that time. And as usual, grateful po tayo sa lahat ng safe travels going to and from work. And ayan nga po guys, minsan wala nang magawa, minsan hindi masyadong busy, napapansin na po natin yung mga magagandang insekto na dumidikit sa tent. And that's another good day. Minsan hindi mo na rin marirealize kung maganda pa ba itong nangyayari, bakit parang may malungkot, bakit parang basta, kasi parang sa disyerto guys, either magiging masaya ka or malulungkot ka. Ewan ko ba't ganun, pero malamang dahil dala nga rin to ng pandemic na na-experience natin by that time. And guys, hopefully manunod po kayo sa mga next videos kasi doon natin imamarites yung mga ibang medyo malungkot na buhay sa daan. I mean, buhay ng mga driver, lalong-lalo na itong mga malalaking truck na nakikita ninyo. Ay naku guys, ewan ko ba't nakipag-chikahan pa ako sa mga truck drivers natin. And basta yung buhay nila along the road. Kaya guys, please keep on watching guys. And thank you so much sa time na binibigay ninyo sa channel na to. I really appreciate it. And mula sa tent, mula sa Alfaya Road, babalikan ko kayo sa mga next videos. Oy guys ha, promise nyo yan, kita-kits tayo sa mga next videos. Kasi nga po, kauwi muna. I mean, umuwi naman everyday. Pero alam nyo guys, yung sa work assignment kasi natin, matutulog ka lang. Pag-gising mo bukas, may ibang assignment na naman. At eto pa po, kapag may mga pictures pala kami na ganito, ng mga group pictures, ang ibig pala sabihin yan guys,
parang magkakawatak-watak kami or may mga panibagong assignment. Kaya guys, please follow us through this journey. All the throwback lang po ang lahat. Thank you po!